Hello, I'm Sir Jerome. At alam naman natin, kapag ako ay nagpo-post dito sa aking social media accounts, is something about significant hour or my life. So, ayan, bakit ako nag-live? Oh, because there's something new again about my life. A new milestone and a new avenue. Sabi ko nga sa isang post, hindi kailangan na questionin ang Panginoon. Kasi sometimes when you pray, palagi niyang i-decline ang iyong mga hiling. Pero at the perfect timing, ibibigay niya sa iyo yun. And at the unexpected time, hindi mo alam kung kailan at paano niya ipapadala sa iyo ang good news. Pero hintayin mo lang, baka mamaya knock on your door na. Same true with me, hindi ko alam na darating po pala siya ng biglaan. And kaya nga, nandito na siya and I would like to present myself. Though wala pa sa akin yung appointment, pero nasa akin na po ang item and all the requirements ay nilalakad ko na ngayon. I am now a part of Valenzuela National High School, a mother school here in Valenzuela City. And you heard it right. Yes po, part na po ako ng DepEd or Department of Education. Sa kasalukuyan po ay binigyan po ako ng load sa senior high school. Ngunit sa susunod pang mga taon ay makakasama na at pabalik po ako sa itong plantilla ko, which is sa junior high school. I'm so blessed, no? God is good all the time. He is magnanimous and perfect sa lahat ng bagay sa kanyang timing. Kasi dati, akong sinasabi, I'm always questioning God why hindi mo pagbibigay sa akin. Hindi nahihirapan mo ko, alam mo ko ano nangyari sa akin. Because totoo naman, marami akong mga reaches sa private school at the same time, sa iba-ibang school ko, which is nakakapagod na din ang mag-apply, mag-demo ng mag-demo. Yet, ganun pa rin ako sa kasong iyon. And I always pray na sana bigyan ako ng oportunidad o ating yun na kapaglingkod pa at mas napalawak pa ang aking kakayahan bilang isang guro na hindi naman pang privado pagpagpus pang pang publikong paaralan. Ngayon nga, ginarap na yun ng Panginoon. So, first things first, gusto ko din magpasalamat sa lahat ng mga schools supervisor, public school supervisor ng Valenzuela, SDO Valenzuela, dahil bigyan nila ako ng oportunidad na magturo dito. Kasi way back March 21, March 22, tinawagan nila ako and they told me na ako po ay kasama na po. Kaya yung sa akin kung nasa na ako, sabi ko sa duwag and prayer in the kitchen. Sabi nila, you have your item kung gusto mo. I say, yes, profoundly. Tignan ako ng dalawang isip na sabi ko ng yes. Kasi matagal ko nang pinangarap at matagal ko nang pinag-desal iyon. Sabi ko, isang beses lang kakasok sa akin tutuwan ang oportunidad na ganito. At hindi ko na pwedeng palagpasin pa. And yun nga, biglaan pong lahat, biglaan din po ang aking pag-alis sa duwag. I am so sorry sa lahat po ng aking mga naiwan. Ang papeles na sa kasalukuyan hanggang at this moment ay inaayos ko pa rin po. And yun nga, nasa senior high school ako ngayon. And maraming pong mga, syempre, pagbabago akong kailangan ayusin at dapat askasuhin. Medyo naninibago ako, pero alam ko, sa gabay at presensya ng Panginoon, hindi ako mawawala at matututo ako. Gusto din magpasalamat, sabi ko nga kanina sa mga EPS ng Valenzuela na Valenzuela Division, dahil hindi ako taga dito. Yung aking PDS na cadres po sa San Carlos City. Tapos, nag-try lang ako dito, and yes, syempre kapag ikaw po ay mag-demo at makikiranking, hindi mo naman po basta-basta puputsi-putsihin or pakutsu-putsu lang ang mga gagawin mo mga action. Pag ikaw po ay nasa public or nakikipag-ranking ka, bigay mong best mo. At sa Pangasinan, you put pinampisingan mo, and I usually do that. I have chatted my friends and may ate, hindi send po. Sabi ko, hindi na po ako tutuloy kasi nga nakakuha na ako ng item dito sa Valenzuela. And she said, the best ka! And yun nga, nagsayang, no? Sayang, sabi ng Quezon City dahil gusto nila ako dun eh. But unfortunately, kaya gusto nila, kung andito na itong Valenzuela, mas kukunin ko yung mauna, no? Kasi perfect timing lagi si Lord. Tapos, ayun nga, ano ba? Marami pang bagay no, na ma-discover along the way. And I know, sa paglipas ng mga panahon, may encounter ko yung nagkakaroon din ng problema at teachers. Gusto din magpasalamat sa mga teachers ng duwad na never ako iniwanan, especially noong aking mga first 2 days na talagang nahihirapan ako sa adjustment dito kasi nga bigla ang tumunta ako dito ng walang kakilala, walang kasino-sino, walang kaano-ano. And then, kulang-kulang yung damit ko. Yan, pero still, sabi ko nga, if God's will, I will follow. And yun, tuturo ko nung kahapon and the first day ko sa mga estudyante. And nakakatuwa lang kasi they are participative. And
So di mo ba tumakasalamat sa Walnut, sa Banjal Nation, dahil they are very, very accommodating. At saka natutuwa ako kasi they don't cater or parang hindi nila na-acknowledge yung mga teachers nila or mga personals or kung sino man ang guest na pumunta sa kanila na hindi naka-smile. And I like that kasi parang that is a good sign na magiging maganda ang rapport namin. And gusto ko din pasalamat sa aking pamilya dahil akala ko dati hindi nila papayagan. Kasi nang tumawag sa akin ng division, ang HR, sinabi ko agad sa kanila and then say, go, ang gusto mo yan. They are very supportive and I'm very, very thankful about that. Kay Ate Quincilit, thank you. And kay Ate Grace na siya nabigay sa akin ng means para makapag-travel dito sa Manila, sa Metro Manila. Though hindi pa ako na-hire na, pero at least na-try kong magbiyahe mag-isa. Kasi dati di pa, I am traveling by my own. So, yeah. Marami pa pong mga experiences at challenges. So, yung aking sinasabi, hintayin nyo lang. Pray. Continue praying. Especially handing the rosary. Matinding sandatan yung puyo. Hindi kayo pababayaan ni Mama Mary. Ipagdadasal niya rin po kayo sa Panginoong nasa langit. So, yun lamang po. Maghintay at kayo po ay pagpipigil. Salamat. At sana po i-continue pa rin ang panonood sa aking YouTube account. Follow me also on my Twitter account, Facebook, and Instagram. Meron po din akong TikTok, bago po yun, pero hindi ko po siya na-active. So, hintayin nyo na po, post din po ako doon. Maraming salamat, at gabayan kayo lagi nawa ng ating Panginoong may kapal. Amen. Maraming salamat, alam po, hanggang sa video.